Sa video na ito, tatalakayin natin ang kodigo ni Hammurabi at ang kodigo ni Manu. Ngunit bibigyan nating pansin ang mga kababaihan sa panahong ito. Unahin natin ang panahon ng kodigo ng Hammurabi kung saan ano kaya ang kalagayan ng kababaihan sa panahon ng mga Babylonian. Noong panahon ng Babylonian sa Kanlurang Asya, sinabatas ni Haring Hammurabi ang maraming kaugalian na umiiral sa lugar. Ang koleksyon ng batas na ito ay tinatawag na Code of Hammurabi. Sinasalamin ng ilang probisyon nito ang mababang pagturing sa mga kababaihan. Alam niyo ba na sa panahon na ito, ang mga babae tinuturing lamang ng mga bagay o mga personal na material na maaaring ikalakal? Kaya't ang pag-aasawa ay maituturing na isang transaksyong pananalapi. Paano nga ba ang sistema ng tinatawag ng female marketing sa panahon ng Babylonian? Ang ama ng babae at ang ama ng lalaki ay magkakaroon sila ng isang kontrata kung saan magbibigay ng isang regalo na karaniwan ay ang pera na ibibigay ng ama ng lalaki sa ama ng babae. Kung sasang-ayon ang ama ng babae sa regalo, bibigyan niya ang kanyang anak ng dote na mananatili sa kamay ng babae sa oras na ikasal siya. Madalas na sa pagkabata pa lamang ay inaayos na ang pagkasundong magpakasal ng isang babae at lalaki. Sa oras na may sapat na gulang na ang babae, sila ng lalaki ay maaari ng magbuklod. Samantala, ang babae ay nananatiling nakatira sa kanyang sariling bahay. Ayon sa Code of Hammurabi, ang babaeng hindi tapat sa kanyang asawa ay parurusahan ng kamatayan. Sa oras na mahuli ang babaeng naikipagtalik sa ibang lalaki, pareho silang itatali at ihahagi sa malalim na bahagi ng ilog o dagat. Lubos na makapangyarihan ang asawang lalaki sa kanyang pamilya at maaari niyang ipagbili ang kanyang asawa at mga anak. Pinagbabawal ang batas ni Hammurabi sa pag-alok ng babae sa kalakalan. Mga kababaihan ay may sariling negosyo at nagpapatakbo ng kanilang lupain. Kung ibabatay lamang ang batas ni Hammurabi, ang kababaihan ng Kanlurang Asya ay walang karapatan. Ngayon naman ay dumako tayo sa Timog Asya. Ang Timog Asya ay may katumbas na kodigo ng mga batas. Ito ang tinatawag na kodigo ni Manu. Sa sinasabing nabuo noong huling bahagi ng unang siglo, ayon sa kodigong ito, sa oras ng isang Brahmin o tinatawag natin na pari ay makikipagtalik sa isang mababang uri ng babae, tiyak na siya ay mapupunta sa impyerno. Tutol din ang kodigo sa kalakaran ng pagbibigay ng dote. Ang dote at pera o pag-aari na ipinagkakaloob sa pamilya ng mapapang-asawa. Ayon sa kodigo, ang ama ng isang babae na tumatanggap ng dote ay may hahalintulad sa isang tao na nag-aalok ng babae sa isang lalaki. Sinasabi rin sa kodigo na huwarang agwat na edad ng mag-asawa sa 3 beses ang tanda sa lalaki sa kanyang asawang babae. Ayon rin sa batas na ito, ang amang ayaw pang ikasal ang kanyang anak sa nagdadalaga ay nakakagawa ng isang paglabag sa batas na kasingsama ng pagpapalaglag ng isang sanggol o bata. Ito ay sa dahilan na dapat nagluluwal na ng sanggol ang kanyang anak na babae dahil siya ay nasa proseso na ng pagdadalaga. Ang isang katibayan ng pagkakaroon ng mataas na pagtingin sa mga kababaihan sa Kanlurang Asya ay malaking papel na ginagampanan ng reyna ng mga Hittites. Ang reyna ng Hittite ay may mahalagang papel sa buhay pangrelihiyon nito. Maliwanag na nakikita sa probisyon ni Kodigo ni Hammurabi at Kodigo ni Manu ang mababang pagtingin sa mga kababaihan. Hindi pantay na karapatan tulad sa mga lalaki, ngunit may bahagi din sa Mesopotamia, partikular sa Hittite na nagkakaroon ng mataas sa pagtingin sa mga kababaihan.